Madalas, ang isa sa pinakamalaki nating problema, gusto natin tayong maintindihan. Pero hindi tayo handang umintindi. Alam niyo po, tayo pong lahat, we want to speak the truth. Pero ang tanaan niyo, paalala ng Panginoong Hesus ay ito, speak the truth in love. Crucial ho yan eh. At anong dahilan? Lahat tayo gusto natin lumago sa lahat ng aspeto patungkol kay Jesus na siyang ulo ng katawan niya. At siyempre, siya ang Kristo, ang tagapagligtas. We want to be intimate with Jesus. At kung na-enjoy natin si Jesus, gusto natin ma-enjoy din ang ating mga anak. Paano? By speaking the truth in love. Hindi lang basta yung iba naman, puro love, 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 parang basta matanggap. Wala nang katotohanan. Ang tawag dyan, parang pamumuliti ka. No, hindi ko sinasabi mga politiko, ganun ha. Parang namumuliti ka, ibig sabihin yung, kasi yung terminology na yan, parang gusto lang nilang maakit ka kahit na hindi na totoo yung sinasabi mo, parang ganyan. Yung iba naman, puro naman katotohanan. Tuwid ka, ikaw, mali yan, hindi tama yan. Wala naman pagmamahal. Kasi kung mahal mo isang tao, hindi yung sila mag-a-adjust sa'yo, mag-a-adjust ka sa kanila, mahal mo sila eh. Kailangan mo silang madala at maintindihan sila. Kaya nga minsan, ikaw na ang hahanap ng paraan para magkaroon kayo ng koneksyon. Kaya piliin natin, tandaan natin atong paalala ni Pastor Peter maging sa kanyang aklat, makinig tayo para maintindihan bago tayo magsalita at intindihin. Tayo pong lahat ay larawan at tayo po yung physical manifestation na makikita nila ng katotohanan ni Jesus Christ. Kaya nga tayo witnesses. Kasi sa lahat ng bagay, dalangin ko po na makita nila sa atin yung puso ng Diyos na handang makinig sa atin, puso ng Diyos na masayang-masaya siya pagkausap tayo, yung puso ng Diyos na gustong-gusto niya tayong makapaniig o makakaroon ng ugnayan. Yun ang nais po na mapaabot sa atin ng Panginoon.